Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, nagbabalik muli ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Virador Piqua. So for today's vlog guys, meron po tayong gagawa ng reaction, opinion, tinggil nga po no, sa special request ng ating mga viewers na kung ano nga ba ang masasabi ko sa hidwaan na nangyayari bawat love team no, na binuo ng Kalingap. Okay, so syempre, bago natin simulan to, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakiclick mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga showbiz happening at sa mga tackle natin ng mga issue. Okay? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, are you still down, nigga? Holler when you see me. And let the devil suffer for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hit the motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. So, welcome back for another vlog guys, and maganda po ang pag-uusapan natin ngayon, at ito po ay sana po no, pagkatapos ng vlog ko na ito ay meron mang ilan-ilan sa ating mga viewers, sa ating mga supporter na ano po, mahimasmasan kahit papaano no. Ayan, mega love shoutout po muna sa ating Kalingap family. Ayan, at sa ating mga supporters from Kalingap, mega love shoutout po sa inyo. And to all Team Virador family, mega love shoutout worldwide, local and international. Team Rylai Solid, mega love shoutout. And of course, sa Team Kendang Kendang, Team Helmet, ayan, sa iba't ibang chapter po ng ating Team Virador. Ayan, and Glimpse Ladies, mega love shoutout. Ayan, kila Mami Dorothy, kila Mami Susan, Tita Ril Eden, Mami Ophelia, Igana, ayan, and kala Ate Rose Velasco, and kay Mami Miyang, of course, mega love shoutout. And sa Macau chapter po, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. And to all chapters of Team Virador, mega love shoutout. Mabuhay po kayo, maraming salamat po sa supportan tunay. Ayan. So, umpisa na natin ang ating reaction, guys. Ayan. Ang ating gagawa ng reaction ay ito nga pong usapan ngayon na ano, labanan ng bawat kampo. At ang balita ko nga po ay may umuusbong no, na patutsadahan regarding sa mga pinapasikat na love team ng Kalingap. Okay, especially itong si Direk. Okay, Direk Rab Matubang. And shout out of course kay Sir Rab and kay Sir Val. Ayan, thank you so much po. Ayan, sa pagtanggap sa amin dito sa ano, Kalingap community. Ayan. Guys, etong ano, etong nangyayari po ngayon sa sirkulasyon ng Kalingap. Hindi na po bago ito. Sa totoo lang po, hindi na po bago magkaroon ng comparison. Kasi nangyayari rin po yan when it comes to vlogger. Okay? Nagkakaroon din po ng comparison between vlogger ng mga Kalingap. Diba? Kaya po nagkakaroon ng mga supporter ang, for example, ha, o nagkaroon ng issue, diba? Between sa Kalingap partners noon at kay Dr. Love. Diba? Alam nyo yan. So, ngayon nagkaroon ng issue kay sa ibang Kalingap reactor and at the same time kay Kapeso. Tama po ba? So, itong mga taong ito ay nagkakaroon sila ng mga supporters, individual supporters. Okay? Na napupunta naman sa hidwaan din. Or ba ngayon na magkabilang supporter. Pero ang sirkulasyon na ito ay nangyayari saan po? Dito sa Kalingap community. Diba? So damay pa rin ang Kalingap community. Same as sa nangyayari ngayon sa mga love team ngayon. Diba? May kanya-kanyang supporter, may kanya-kanyang followers, may kanya-kanyang nagmamahal. Diba? Okay? So dito hindi po mawawala yung bangayan talaga eh.
Kasi bawat panic may opinion. Ayaw panoorin si ganito. Ayaw panoorin si ganon. Diba? Dahil po, naiirita sila kay ganito. Naiirita sila kay ganyan. Diba? Kasi hindi nila trip. Gusto nila yung eto lang dapat ang iano ni Kalinga Prab. Eto lang dapat ang i-shoot ni Kalinga Prab. Diba? So hindi naman po pwedeng ganon. Dapat po i-analyze nating mabuti. Or bigyan po natin ng tamang kaisipan itong mga nangyayari sa Kalinga. Di po ba? Dapat po tayong mga viewers, tayong mga supporters, ako especially viewers din ako ng mga love team na nabuo sa Kalinga. Di ba? Ngayon po ang nire-reactionan ko ay Etrica, no? Dahil po ito po ang latest ngayon, which is ito po ang sinusubaybayan ng mga Kalinga supporters, di ba? Nung mga panahon na kasagsagan ng Rochelle, nagre-react din po tayo at the same time, di ba? Nag-defend din tayo at the same time sa mga bashers, di ba? Dahil may mga bashers din ng ano, which is ang mga bashers naman ng Team Rochelle ay mga ibang supporter din ng Kalinga na ayaw naman nilang panoorin ng Team Rochelle, di ba? So nahahati individually kasi hindi rin po talaga natin ma-please, no? Ang mga tao, especially ang mga viewers, kanya-kanya pong panlasa yan, di ba? Kanya-kanya pong panlasa. Pero wag naman po sana dumating sa punto na tayo dito sa community, na iisang community ginagalawan natin, tayo ay magkanda, di ba? Magkanda watak-watak or magka-away-away, magka-pagsalitaan ng hindi magagandang bagay, di ba? Or salita, di ba? Pangit po, di ba? Dahil unang-una, tandaan po natin, itong community na to ay matagal inalagaan, no? Ng ni Sir Rab, ni Sir Bal, di ba? Matagal po nilang inalagaan ito. So, bigay po natin bilang isang supporter yung respeto na tinatawag. Siguro naman po, alam naman po natin yung salitang respeto dahil unang-una naman po, siguro naman pinalaki tayo ng magulang natin nang nasa wasto, di po ba? Nasa wastong pag-iisip, nasa wastong galaw, nasa wastong pananalita, di ba? Lahat po naman siguro yan, pinag-aralan din natin sa eskwelaan yan, na ituro rin naman ng mga teacher natin yan, which is yung pangalawa nating magulang, di ba? Hindi po dito batayan kung mayamang ka, mahirap ka. Ang importante lang po rito ay magrespetuhan ng bawat isa. Diba? Alam ko may mga kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya kayong saloobin, pero minsan dapat pag-isipan din po natin ang bahagya. Kung ano ang sasabihin natin, ang bibitawan nating mga salita. Kung tayo ba, kung kukomment ba natin ay makakasakit ng ibang tao, makakasakit ba siya ng supporter ng Etrica, sakit ba siya ng supporter ng Team Rochelle. So dito po dapat maging maingat tayo, 'di ba? Dito po sana ay panatiliin natin yung kapayapaan kasi gaya po ng sinabi ko sa mga nauna kong vlog, we are one, 'di ba? We are one community. 'Di ba? Kalingap community. Hindi po 'yan na EAT community, hindi po 'yan na mixed community, hindi po 'yan Tekram community, 'di ba? Hindi po 'yan na Virgilin Cares community, nasa Kalingap community po tayo. 'Di po ba? Pero although nanonood tayo ng mga ibang vlog or mga ibang vlogger, 'di ba? Hindi po batayan 'yon. Okay, para magkomento tayo ng masama or negatibo dun sa gusto lamang natin, hindi natin binapanood or ayaw natin, 'di ba? So, syempre, for example, ako ayaw kong manood dito. So, hindi na lang ako magkokomento or hindi na lang ako magkokomment ng hindi maganda para sa gayon, hindi ko masaktan yung ibang tao, di ba? Na supporter din naman ito. Di ba? Kasi ngayon po sa napansin ko, majority, especially sa live ni Sir Rap, di ba? Mga premier niya, okay, sa mga live niya, is nagkakarumpot ng mga bangayan sa baba sa mga live comments, di ba? Nagkakaroon sila ng mga samut-saring opinion
Samot siya. Kasi hindi healthy, sa totoo lang po, hindi po healthy eh. Kasi hindi po batayan dito kung gaano ka nakatagal, gaano ka na ano, gaano ka na kabago, di ba? Hindi batayan dito kung baguhan ka o matagal ka dito sa Kalingap, di ba? Ako personally po, way back na sa Mardi Nation pa po kami, Mardi Reactor pa kami. Eh, kami po ay nanonood din ng Kalingap. And me, myself, okay, ako po ay nag-defend na kay Kuya Bal noon, nung panahon na siya ay binabati ko sa mga ano, mga permit, sec permit, sa mga kung ano-ano. Kasi bakit ko po pinili na suportahan si Kuya Bal? Kasi po, naandun yung sincerong pagtulong eh. Nandun po yung sincerong paggabay niya sa bawat mga natutulungan niya. Meron ako napupulot na aral. Meron ako napupulot na matinding leksyon sa buhay ko, no, na pinagdadaanan. Lahat tayo nakaranas ng iba't ibang klaseng emosyon or kalungkutan sa buhay. Pero, di ba, in the end of the day, may napupulot tayong aral sa bawat napapanood natin dito sa Kalingap, di ba? Yun naman yung binigay sa atin ng Kalingap community, especially ng Kalingap vloggers, di ba? Kaya po tayo na tumatangkilik ng mga vloggers dito dahil I'm sure meron kayong natututunan dito ba, no? Kaya sana po ito po ay baunin natin, no? Bilang maging leksyon sa atin, bilang maging aral sa atin, kasi hindi na po tayo pabata, no? May mga edad na po sa atin ang karamihan sa ating mga viewers. So, sabi na natin, ayaw nyo kay ganito, ayaw nyo kay ganyan, kasi hindi naman maganda, hindi naman pogi, hindi naman ano. It's okay, it's fine, di ba? It's fine kahit hindi kagandaan ng itsura nila. Hindi. Ang importante rito is yung entertainment na naiibigay sa bawat individual. Importante po yan. Dahil kayo man siguro, habang kayo ay nanonood sa akin, di ba? Siguro naman merong mga, alam ko may mga hindi satisfied sa mga sinasabi ko. Meron rin man naman mga satisfied sa mga sinasabi ko. Di ba? Pero it doesn't matter, di ba? Kung satisfied kayo or hindi kayo satisfied. Ang importante rito, na i-share ko yung gusto kong ma-share sa inyo, which is yung aral na napupulot ko sa araw-araw sa panonood ko ng Kalingap. Di po ba? Yun ang importante, na i-share ko yung alam kong tama, which is ito po yung alam kong tama. Itong kailangan magkaisa tayo. Tulad yan, marami kong kaibigan, no, na reactor from Tib Rochiel, okay? Meron din naman po ako mga kaibigan na reactor din or nagre-react, nagde-defend sa Team Etrica. Okay? So, yung mga bagay na ganyan po, no, na bangayan, eh sa amin po hindi uso yan. No? Hindi po uso sa amin mga vlog. Meron kaming kanya-kanyang decision dito sa ano, sa team or sa aming mga kapwa vlogger. Meron kanya-kanya po kaming decision. 'Di ba? Na kami lamang po ang siyang makakapagpaliwanag kung bakit. Tulad ko po, ako kahit saan po ako, kahit ano po nire-reaction ako. 'Di ba? Mapa-issue sa EAT, mapa-issue sa mga showbiz, mapa-issue dito sa mga vloggers, mapa-issue sa mga ano, sa mga charities. Diba? So, kung ano po yung mabibigyan ko ng kaukulang informasyon or mga aral, diba, na may mapupulot kayo, gagawin ko po. Kagaya po nitong ginagawa ko reaction ngayon sa Kalinga, eh, gusto ko ma-share sa inyo yung natututunan ko sa Kalinga, which is yung pagmamahalan. Alam nyo po, may sense po itong ginagawa. Sa totoo lang ha, ito. May sense po itong ginagawa. Alam ko na may mangilan-ngilan na taliwas doon sa desisyon ni Director Rab, okay, or ni Direct Rab, na maglagay ng lab team, no? At sabi nga nung iba ay
may mga deserve pang tulungan. Totoo po, may mga deserve naman tulungan. And I think, itong mga batang ito, ay deserve din naman nilang matulungan. Imposibleng hindi naman nila deserve matulungan. I'm sure, ang pagtulong po kasi wala po sa estado yan. Kung mahigpit ba pangangailangan mo, or kailangan mo talaga, or lubusan mong kailangan. Di ba? Ano po yan eh? Sangay-sangay po yan. No? Bawat ano. Hindi porke nakakakain ka, okay ka na. Hindi porke hindi ka nakakakain, okay ka na. Hindi porke nasa kalsada ka, okay. Natutulog ka sa kalsada, nakakatulog ka, okay ka na. Hindi po, no? Yan po ay may mga iba't ibang klase ng mga pangangailangan din. Diba? So it means kung hindi nila ito maiprovide sa sarili nila, okay, it means wala po silang kakayanan na iprovide dito sa sarili na kailangan nila ng tulong. Ganun po yun. May mga, for example ah, kung ang isang tao hindi nakakapag-toothbrush, nasa lansangan lang, di ba? Kailangan niya ng toothbrush at Colgate, hindi mo ba may bibigay? Di ba? Of course, may bibigay natin. Kahit na konting pangangailangan, tulong is tulong. Tulong po yun. Okay? Pagmamahalan po yun. Okay? Pagmamahal yun sa isang, okay, sa isang tao na gusto mong tulungan. Ito po yung natututunan ko dito sa Kalingap. Yung pagmamahal. Okay? At yung mga love team na ginagawa nila, eh, ito rin po ang itinuturo, pagmamahal. Alam nyo, kung lalawakan lang po natin ang ating isipan regarding sa ginagawa, hindi po ginawa ni Sir Rab ito para lamang, ano, para lamang po pakiligin tayo. May deep meaning po ito. Kung panonorin nyo ng mabuti yung ano yung mga video or bawat nilalabas na video, meron pong aral. Okay? May moral lesson po ito. Bibigyan ko kayo ng example. Okay? Sa Team Rochelle or kay Rowell at Rachel ay kinilig kayo. Bakit kaya kayo kinilig? Dahil na nakakatuwa sila na bukod pa ron ano pa. Diba? Sipin nyo mabuti. Okay? Dahil po doon sa nakapaloob, okay, yung deep meaning na tinatawag. Okay? Kaya po, ayan, nabuo yan, okay, yung Team Rochelle, dahil po yan, okay, sa pagmamahalan. Pinapakita po ng Kalingap community or ni Sir Rab, no, na deserve magmahalan ng bawat isa, okay, anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang anyo mo or kaanyuan mo or kaayusan mo sa iyong sarili. Kaya madungis ka man, maayos ka, kaya ganito ka, ganun ka, doesn't matter, di ba? Ang importante rito, may nabubuong pagmamahalan sa magkabilang pano, di ba? Or sa community'ng ginagalawan, di po ba? Ganun po yun. In the end of the day, pagmamahalan ang si ang kwento nito, nitong pinapalabas, no, ng Kalingap, yung entertainment na binibigay sa atin. Oo. Wala pong ano degree ang magmahal ng isang tao. Wala pong batayan kung paano ka magmahal sa isang tao o sa kapwa mo. Yung po ang mensahe ng mga love team na ginagawa nito. Kung papansin ninyo, halos pare-parehas kung paano nila ginawa. Halos pare-parehas kung paano nila inintroduce ang mga love team. Diba? Bakit nila kailangan gawin to? Para ipahayag sa ating lahat ng mga manonood ng Kalingap na kung itong mga taong ito kaya magmahalan, what more pa tayo ng mga supporter na magmahalan, na kailangan nating magmahalan or kailangan nating maging iisa, di ba? Yun lamang po yun. Dahil hindi po natin kailangan magbangayan or hindi nyo kailangan magbangayan sa every live ni Sir Bal, every live ni Sir Rab,
Di nyo kailangan magbangayan kung sino yung tama, kung sino yung or sino yung mali, kung sino yung gusto nyo at kung sino yung ayaw nyo. Ang importante dito, yung moral lesson na naibibigay po sa atin, no? Ng bawat pinapanood natin. Be matured enough, guys. Kasi alam ko matured na kayo. Okay? Alam ko, tinuturo nyo rin sa mga anak nyo na maging mabuting tao. Okay? Alam ko na, alam na alam ko po yan. So, patunayan nyo sa sarili nyo. Hindi po sa ibang tao. Hindi nyo kailangan patunayan sa ibang tao na mabuti ka. Patunayan mo sa sarili mo. Iwasan mo yung ganitong mentalidad. Iwasan mo yung ganitong klase ng komento. Iwasan mo yung makasakit ng ibang tao. Dahil in the end of the day, in the end of the day, hindi rin naman po tayo magkakakilala in personally. Diba? Personally, merong mga ilan na nakakakilala sa atin or nakilala tayo, na-meet tayo. Diba? Pero, yung iba kasi, diba, na bigla na lang mawawala sa YouTube kasi ayaw na nila manood, di ba? Or ayaw, napadpadlan sila rito kasi gusto, nagustuhan nila. After nila, ayaw na nilang manood, aalis na lang, di ba? So in the end of the day, mas maganda na meron tayong babaunin sa platform na pinapasukan natin, di ba? May babaunin tayong saya, respeto, pagmamahal, di ba? Sa bawat isa. At least, mawala ka man dito sa community na ito, di ba? Alam mo sa sarili mo at may pagmamalaki mo sa pamilya o mga anak mo na, anak, makapasok ako rito sa community ito, pero rumispeto ako ng tao at nire-respeto rin nila ako. Di ba? Gaano po kasaya yung ganung bagay na aalis ka sa isang komunidad na nire-respeto ka ng mga tao, nire-respeto ka ng mga taong nakakasalamuha mo, even sa comment section lang, even sa social media lang. Di po ba? So sana po iwasan na natin yung mga ganitong walang katuturan, di ba? Na ano, magmahalan na lang po tayo kagaya ng pinapakita ng mga iniidolo nyo, kagaya ng mga pinapakita ng mga, kung paano kayo kiligin. Okay? Dalin nyo po yan. Yung kilig na yan, dalin nyo sa kapwa-tao nyo. I'm sure magiging masaya kayo. Kasi pangit po, yung isa lang yung community ginagalawan natin, eh, mayroon pa tayong kaaway. Di po ba? So, mas maganda, no? Natanggalin po natin. Walang mangyayari, promise. Kung pairalin po natin yung inggit at galit. Wala po mangyayari. At the end of the day, ikaw pa rin ang talo. Bakit? May kaaway ka eh. May kabayang-bangayang ka eh. Yung pride, yung iniisip natin na, bakit kaya ko naman eh? Oh, kaya mo naman. Wala naman sinabing hindi mo kaya eh. Pero ang pinapaliwanag natin dito, gusto mo ba na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pagising mo, pagpasok mo sa live ng isang vlogger or ni Sir Ram or ni Sir Bal, meron tutulig sa sayo na ikasisira ng mood mo bilang isang nagtatrabaho. Diba? Lalo-lalo na sa ating mga kapwa OFW. Diba? Gusto nyo ba habang kayo ay nagkatrabaho, pindot kayo ng pindot at nakikipagbangayang kayo dyan sa baba, sa comment section. Diba? Hindi po maganda. Diba? Lalo-lalo na kung marami makakilala sa'yo or kakilala ka, kapitbahay ka. Diba? So, ang hirap. Ang hirap yung ganung ano, senaryo ng ating buhay. Kaya sana po, kung ano po yung inihahayag ng mga pinapanood natin, especially sa Kalingap community, yung pagmamahalan na tunay sa kapwa. Eh, sana po, ito po ay ating, ano na, di ba, tangkilikin at isabuhay, di po ba? Kaya maraming salamat. Sana po, may mga naliwanagan, nakapag-advise po ako sa inyo kahit papano ng mga ano, ng mga sa tingin nyo mapapakinabangan nyo, makukuha nyo, di ba? Magiging aral sa inyo. Dahil masarap po mabuhay sa mundong ibabaw na to na meron kang iniwan na maganda o kabutihan sa kapwa mo tao. Dahil sabi ko nga, ito ang numero uno kong kataga. Mas maganda bago mo iwan ang kalsadang tinatahak mo ngayon ay meron ka nagawang mabuti. Dahil hindi na po tayo babalik. Hindi na tayo babalik sa mundong ito at hindi na tayo muli dadaan sa kalsadang ito. Kaya habang tayo ay nasa kalsada,
na ito ay gumawa na tayo ng mabuti sa bawat taong makakasalamuha natin. Maraming maraming salamat po and God bless and mabuhay po kayong lahat, Kalingap Community. Maraming maraming salamat sa pagmamahal and peace out and God bless. Mega love shoutout pala kala Sir Rab and kala Sir Bal. Maraming maraming salamat po and once again, this your Kabirador, Birador Piqua. Thank you so much and have a great day, have a great evening. Ayan, shout out sa lahat ng ating viewers from international and local supporters. Thank you so much po. Ayan. Bye-bye. Peace out. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, are you still down, nigga? Holler when you see me. And let the devil piss off for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life.